Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Tatay, hindi makakilos, hindi makapagsalita. Sasabihin mo ba ang lahat na ito kay Agnes? Pag sinabi ko sa kanya, Tatay, naiintindihan niya si Henry. Magkakabalikan sila. Yun na nga yun eh. Ikaw ang sumugal. Alam mo naman sa sugal, hindi imposibleng matalo. Ito si Inspector Gaines, ha? Tumutulong siya upang kumalap ng mga ebidensya. O yan, hindi niya kailangan maghanap pa. This is my client's testimony and kailangan niyo makita ito. Umamin na si Governor Catherine sa krimen. Siya ang pumatay sa ama niya. Ano ho? As far as we are concerned, sintensya na lang ni Governor ang hihintayin natin. Then, the case will be closed. Anak, pagkatapos ng lahat ng ito, pwede bang kalimutan na natin ang lahat? Maraming salamat sa serbisyo. Eh, sir, papakita ko sa inyo to. Narinig na umamin si Governor, kaya nilabas to bago patuloy ang magsara ang kaso. Sigurado na ho, boss, may kasabwat si Governor sa pagpatay sa ama nila. Panginoon, sana po. Sana po mali ang kutob ko. Tatakot po ako. Hindi nila pwedeng mahanap si Henry. Mapupunta lang sa wala ang lahat ng to kung pati siya makukulong dito. Ma'am Agnes, alam ko po ang totoong nangyari nung gabi. Hindi po namin kasabot si Ma'am Catherine. Sir Henry po, sila po ang pumatay sa tatay nila. Catherine, si Henry, alam mo bang hinahanap na siya ng mga pulis ngayon? Nasangkot siya sa pagpatay sa tatay mo. Kaya mo na lang ba siya mabulok sa kulungan? Hindi mo alam kung anong sinakripisyo ko para sa kapatid ko. Alam mo ba kasalanan mo lahat ng to? Kung hindi mo ako diniin sa kasong to, hindi malalagay sa panganib ang buhay ng kapatid ko. Diyan ang sila ispeopol ng Gutierrez. Kasama nila yung sinasabi ni Gupta kasabot niya. Ito na yung suspect. Abis, akala ko ba si Henry yun? Bakit hindi si Henry? Sinungan si Catherine. Pag-asa pa, Monica. Hindi ako mag-aaksaya ng oras ko hanggat hindi ko nahanap si Henry. Thank you.
ko siya mahanap. Ating, kung tinatago talaga siya, mahirapan talaga tayong hanapin siya. Hindi na importante, Monica. Basta mahalaga ngayon, buhay si Henry, ligtas siya. Eh, pero saan mo naman siya hanapin? Hindi ko alam. Basta hindi ako susuko. Girl, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Wala rin mangyayari kung titigil tayo dito sa Maynila. Kung list tayo kung saan siya dinala. Halika na, Agnes. Umuwi na lang tayo. Monica, hindi ako pwedeng umuwi. Nagkamali na ako. Nagalit ako kay Henry na hindi naman tama. Naniwala akong iniwan niya ako. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung sino pagtatanungan ko. Basta ang importante, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Pero Agnes, Monica, kalabasan na ako, sasabihin ko sa'yo na samahan mo pa ako. Ako na lang to. Umuwi ka na. Ano? Sige na, Monica. Umuwi ka na. Okay, sige. Text mo na lang ako kung may kailangan ka, ha? Tsaka kung ano yung nangyayari sa'yo. Sana pag-uwi mo, Monica, walang makakaalam nito. Kung hindi mo rin lang naman sasabihin sa akin yung nilalaman ng utak mo. Oh, daanin mo na lang sa kain. Hindi naman tayo kung anong iniisip ko eh. Si Agnes. Sana tayo mali iniisip ko. Sana hindi siya umalis. Sana hindi niya nalaman. Tungkol kay Henry? Ay, hindi na kasi dapat eh. Dapat din sila makita ni Henry. Si Henry Aragon ba ka mo? Nasaan siya? Miss, mukhang gustong-gusto mo siyang makita. Pero mukhang mahihirapan na kayo. Monica, hindi ba? Tawagan ko. Hello? Hello? Agnes, nasan ka? Hinihintay ka namin at maghahaponan na. Pasensya na po, Nay. Hindi po ako nakapagpaalam. Nandito po ako sa Maynila eh. Maynila? Anong ginagawa mo dyan? Naghahanap po kasi ako ng matitiran dito. Bakit naman hindi ka nag-aabiso? Pabigla-bigla yung punta mo dyan. Yung mga kaibigan po kasi na ni Monica, nagpakita po sa akin ng mga townhouse. Eh, isusurpresa ako po sana sa inyo. Eh, pinag-aalala mo kami dito eh. Pagkatapos ng lahat, nagbabaka sakali ako na mula tayo dito sa Maynila. Umuwi ka na. Ang mga bagay na yan, pinagdidesisyon na ng pamilya. Umuwi ka na, ha? Sige, Onay.
sabi kay Congressman salamat. Hello? Kamusta si Henry? Komportable ba siya? Huwag kayo mag-aalaga. Makakadala ho ba kayo? Hindi ako sigurado eh. Medyo mainit ngayon eh. Okay, go. For as long as you're okay, Henry, magtitiis ako. Subok. Magiging matatag ako. Makikita mo. Pare. Kakausap ko lang kay Gob. Siguraduhin natin na minung minuto o oras-oras eh, matitingnan natin siya. Para masigurado natin na wala mangyayari masama sa kanya. Yung nurse nga pala. Nasa kwarto. Nagliligpit ng gamit. Andrea Jimenez. Ako yung lalaking nakausap mo sa ospital, yung tungkol kay Henry Aragon. Ah, sir, ano ang may tutulong ko sa inyo? Tatanong ko sana kung may bagong nangyari sa kondisyon niya. Ah, nakalabas na po siya eh. Hindi pa po siya magaling, pero nagmamadali po siyang inilabas. Hindi ko nga po alam kung bakit eh. Meron ba diyang ibang taong bumisita? Meron po. Isang babae. Dito sa kwarto.
Naayos din ang lahat. Kung ano man yung mga nabuo natin plano dito, hindi natin yan iiwan. Basta, ako, hindi na ako makapaghintay ng maging asawa mo. Kapit lang, Agnes. Ko. My God, he is still recovering. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano siya nakawala sa paningin niyo? Sino mo to? Bakit ko kayo tumawag? Hello? Agnes? Agnes? Henry, ko ba yan? Ha, Henry? Henry? Sandali, sandali! Henry! Marika! Si Agnes. Di ba nga nasa Maynila? Hanapin si Henry? Kilala mo naman si Agnes. Kung ano yung gusto nung ginagawa nun. Kaya ayun, nagpaiwan sa Maynila. Pabihira naman eh. Bakit si Henry pa din? Agnes, may kailangan kang malaman. Si ate. Nakakulong siya. Umamin siya sa pagpatay sa tatay niyo. Agnes, ako yung nakapatay kay tatay. Ba't nagugutom ko yung ginawa ko? Susuko ako, Agnes.